Good morning, friends. Today is the opening day of the Philippine Travel Mart 2024, and this is going to be a three-day fair running until September 6 here at the SMX Convention Center at the Mall of Asia Complex. And we're here as historical reenactors called Republica Filipina Reenactment Group, and we are recreating in the Entrance of Colors and the National Anthem the World War II theme, because this is 2024 is the 80th year of the return of General Douglas MacArthur and the liberation of the Philippines, which will run until next year. So come on, come all, because you there's a lot of tour packages here from restaurants, resorts, travel agencies, hotels, and other tourism service providers. So big deals are here. So come over until September 6th, Sunday. Thank you. Okay. Sir, again, sorry. Philippine Travel Mart. Come see all regions, provinces, the best the Philippines has to offer under one roof. See you at Philippine Travel Mart. Travel Mart happening now in SMX from September 6 to 8. Please come and bring your family. You will find a lot of travel deals from airlines to resorts, domestic, international. Please find all your travel deals here in the Philippine Travel Mart. Thank you. This time, i-feature po natin ang uniform ng IJA or the Imperial Japanese Army. So, siguro, kasama ko po dito ngayon ay si Ginoong Larry Ronquillo, ang isa sa mga batikang historical reenactor sa Pilipinas. So, Kuya Larry, pwede mo ba ma-explain sa amin yung mga yung mga gamit ng IJA? Itong arisaga na to. Louder, sir. Itong arisaga na to, sa fiberglass, gawa ko nung sa kaibigan ko, pero may molde na rin ako. Ito po yung sinuot nung Hapon na talaga na akala natin is tunic. Dahil nainitan yung mga Hapon, kaya ito po yung suot nila. Summer tunic. Then the bayonets. The bayonets. Yung material talaga. Is talagang manipiso dahil nainitan yung mga Hapon. Akala natin yung suot na Makapal. Mali. Hinubad na nila yun. Ito na yung pinanganuman. And then yung kanyang ammo pouch. Ammo pouch. Yeah, this is tama. Pati bread bag. Water canteen. Water canteen. Water canteen. Okay. Saka patis. Ayun, sapatos. Ayun. Sapatos. Replica na lang yung sapatos po. Sapatos. Replica. Replica daw, sabi ko yan. May kinopyaan kami original na meron mga stud. And then yung headgear? Itong headgear gawa ko na rin. May pinagkopyahan kami original, pati itong flaps. Cover. Tapos yung helmet sa likod, ito yung po helmet. Yung M35 Japanese helmet. M35 Japanese helmet daw. Yes. Yan, yan, yan. So, kung ang mga Amerikano, ang gamit po ng mga Amerikano yung M1 or yung sa Bataan campaign ay ginamit nila yung Brody helmet. Sa Japanese Imperial Army, they use the M35 helmet po na niredesign siya noong 1935, kaya siya tinawag na M35. So, eventually, what is your group? Ang group po namin is Republica Filipina Reenactment Group. So, we are a reenactment group that focuses on Philippine Revolution, Philippine-American War, and the Second World War. So, bakit ito yung napili po naming mga... Bakit ito po yung mga napili po naming i-portray? Because both these conflicts highlighted the heroism
and the gallantry of the Filipino people. So, simula sa revolution hanggang sa Philippine-American War, hanggang sa World War II, dito makikita mo na bida yung Pilipino sa mga conflicts na yan. Although nanalo man tayo, natalo, hinighlight natin yung katapangan ng Pilipino sa anumang larangan ng digmaan. Mapaharap natin ang Espanya, mapaharap natin ang Estados Unidos, at mapaharap natin ang imperyo ng Japan. So, yun po.